So, ngayon mga bossing, mag-install tayo ng 4-way switch. So, ngayong araw, matututunan mo kung paano mo install ang 4-way switch na pwede mong buhayin dito, papatayin. Buhayin mo dito, papatayin, bubuhayin, pwede mo rin patayin, at bubuhayin. Pwede mo rin patayin mga bossing. So, ano ba ang purpose ng 4-way switch? So, ngayon mga boss, step by step natin i-install ito para pag natapos tong video na ito ay alam nyo na kung paano mag-install ng 4-way switch. So, halimbawa, switch on mo para makita mo yung hagdan. Then, pagka nandito ka na sa kwarto mo dito sa second floor, so hindi mo na mapapatay yung ilaw kung nasa baba lang yung switch mo. So, halimbawa ito, itong ating 4-way, yung switch 1 natin nasa baba, switch on natin para makita mo yung step ng hagdan nyo pag aakyat ka. Then, halimbawa nandito ka na, may kwarto ka dito, then i-switch off, mo na ito. Switch on sa baba, pagdating mo sa taas, switch off. Then, halimbawa naman mga boss, aakyat ka na naman sa kabila. Kung halimbawa malaki ang bahay nyo o malaki ang i-installan mong bahay ay ganito naman. May switch tayo dito. Then siyempre pag-aakyat ka, switch on muna naman. 'Di ba? Then pag-aakyat ka doon sa ano, papatay muna naman. Ito naman mga bossing yung isang halimbawa natin, hallway. So halimbawa may daan tayo dito, then daan dito, meron din tayong daanan dito. So halimbawa papunta ka dito, switch on natin para makita mo yung daanan mo. Then pagliko mo dito, nandito naka lagay dito yung switch natin na isa, switch 2. Then, pag hindi natin gagamitin ito, pupunta na tayo sa kapila, switch off na natin. So, halimbawa naman, papunta ka dito sa ano, kabilang pintuan ng hallway. Then, pagka nakarating ka din dito sa dulo, switch off na natin. So, ganun mga boss yung purpose ng ating 4-way switch. Unang-unang gagawin natin mga bossing ay itetrace natin yung hot na linya. So, halimbawa ito yung linya nating dalawa na nanggagaling sa breaker, line 1, line 2. So, sa amin nila mga bossing, lagang sinasabi na 110-110 halos yung mga power provider natin dyan. Halos 110-110. Sa probinsya kasi mga bossing, sa amin, itong isa, 0 volt at 220. So, ito yung sinasabi ko mga bossing. Ano? So, pag halimbawa, lagay natin dito yung ating light tester, sumiilaw siya. So, dito, wala. So, ibig sabihin, yung linya nyo, pagka ganito, yung isa may voltahe, ibig sabihin yung linya nyo ay 220-20 volt. So, halimbawa 110-110 naman, umilaw dito. Pag umilaw dito sa kabila mga bossing ay 110-110. Bakit ba kailangan i-trace yung hot? Dahil ang hot mga bossing ay kailangan pupunta sa switch natin. So, makikita nyo dito yung line 2. So, yung line 2 dito mga boss ay ito yung hot natin. O yung live wire. Pumunta yan sa switch. So, ano ba dahilan? So, ang dahilan mga bossing, para isa kasi sa mga dahilan kung bakit laging napupundi yung ilaw natin ay yung hot natin ay dumaretso sa ilaw. Okay, yung nakikita nyo ito, yung dalawang ito, red saka black, yung isa, pag pumuntin sa ilaw natin yung live, yun yung dahilan. Isa sa dahilan mga bossing kung bakit napupundi lagi yung ilaw natin. Ano pang advantage ng yung live natin ay pumunta sa switch? So, imagine na naman natin mga bossing na pumunta dito yung hot natin o yung live. Pag pumunta dyan yung live natin mga bossing, kahit patay yung switch natin, meron pa rin kuryente dito sa junction box natin. Kahit pag nag-i-install tayo o nagkakalikot tayo dito sa junction box, nagpapalit tayo ng ilaw, may posibilidad na makuryente tayo. So sana mga boss ay maliwanag yun sa inyo. Pinaliwanag ko lang para at least pag may magtanong, hindi masyadong kabisado, nasagot ko na mga bossing. Bago tayo mag-install, baba muna natin yung breaker natin. So, ano bang gagamitin nating mga switch? So, gagamitin nating mga switch mga bossing ay dalawang 3-way at isang 4-way switch. Kung nakikita nyo dito mga boss, ang placement ng ating mga switches ay yung dalawang 3-way ay nasa magkabilang gilid at yung ating 4-way ang nasa gitna. Unahin na natin yung 3-way natin. So, kung nakikita nyo dito, ang 3-way ay may number yan na 013. At yung ating 4-way mga bossing, yung ating 4-way kung nakikita nyo dyan sa ano natin, merong number yan na 2, 4 at 13. So 1, 2, 3, 4. Then yung isa namang 3-way mga boss pares pa rin, may 0 dito, may 1, 3 pa rin na number. May magtanong mga bossing, bakit yung 3-way, apat yung terminal? So, dyan lang tayo minsan kukuha mga boss pagka mayroon tayong ikakabit na hindi 3-way, dito lang tayo jajumper, pupunta sa kabila. So, simulan na natin. So, 3-way, lagay natin sa hot
o sa live natin, zero. Okay. So dito tayo, ano ngayon mga boss, mag-focus dito sa ating traveler. Kasi madaming nalilito sa paglagay ng traveler, mga bossing. So advice ko mga boss, pag mag-i-install kayo, lagyan nyo na ng tape para hindi kayo maguluhan. Dito kasi nilagyan ko na ng kulay para madali lang natin na masundan. So yan. Lagyan lang natin dito yung dalawang ano mga boss. Okay lang yung magkabaliktad. So ito mga bossing. Yung 1-3-1-3 dito sa kabila, okay lang magkabalik-baliktad yan. Yung 3, papuntahin natin sa 1. Kung nakikita nyo dito sa diagram mga boss ay yung 3 pinapunta ko sa 1 at yung 3 pinapunta ko rin sa 1 sa kabila. So kung 1-1, 3-3, okay lang. Huwag lang mga bossing na yung 1 papuntahin natin sa 2 at yung 3 papuntahin natin sa 1. Hindi gagana ng maayos mga bossing yung four-way switch natin. Hindi natin mapapagana ng maayos. So sundan lang natin mga bossing. 1-3, lagay na natin ito, 1-3. Yan. So bali nilagay ko na rin ng yung ano natin mga boss bukilya natin para mabilis lang tayo sa tutorial na ito. Four way. Ito naman yung mer number na 3-1-2-4. So ganun yan mga boss, 1-3. Lagay natin sa 1-3. Yan. So advice ko mga boss, pag mag-install kayo, kailangan may gloves kayo. Lalo na pag hindi nyo napatay yung ano. Lalo na mga boss, pag wala kayong idea sa electrical. Mahirap madiskrasya mga boss, lalo ngayong pandemic. Nakuryente ka lang tapos pumunta ka sa hospital, bigla ka ng positive, di ba? Positive ka na sa buhay. So, biro lang mga boss. So, yun. 1-3. Okay na, 1-3. Then, 2-4. Lagay natin yung black papunta sa kabilang switch natin. Ito. So, lagay muna natin mga bossing. 2-4. Yan. Kaya gumagawa tayo ng mga tutorial na ganito mga bossing para matakpan yung mga kalokohan sa Facebook. Ano? Napapanood natin puro kalokohan at kung hindi kalokohan ay puro kabastusan. So kaya nandito tayo mga bossing para at least ay yung mga iba ay matuto naman habang naghihinihintay pa na mawala yung sakit na COVID-19. So sana ay mawala naman para yung mga kababayan natin ay makapagtrabaho na. Kawawa naman yung pamilya, no? So yan mga bossing, nalagay na natin yung 2-4, no? Then ito, may number pa rin ito na 013. Sabi ko nga na kanina, 013. So, lagay natin dito sa kabila, mga bossing. Yan. So, ito mga boss. Yan, kung nakita nyo ito. Ito yung return natin. Ito yung tinatawag na return. Okay, para makompleto yung circuit. Para umilaw yung bumbilya natin. So, lagay na lang natin sa 0. So, kanina mga boss, yung nilagay natin ay hot. O, yung live natin dito sa 0 ng 3-way. Ngayon naman, dito sa kabila ay return sa 0. Okay. Then 1-3. Okay lang magkabalita niya mga bossing. 1-3. So shoutout ko nga pala si Sir Edward Pasis at saka si ano, si Jerwin Balantayo na nag-donate mga boss sa ating GCash account para mabili natin yung ating 4-way switch. So shoutout sa inyo Sir Edward Pasis at saka si Jerwin Balantayo na nag-donate ng kaunting halaga mga boss, pero at least nabuo natin yung 4-way switch kasi mahal din mga boss yung mga switch na ito. Kasi itong isang 3-way 80 pesos at saka itong isa 80 pesos din at yung isa itong pinakamahal mga bossing kasi 780 ang bili ko dito, 780 pesos. So kung gusto nyong bisitahin mga boss yung aking YouTube channel na Create with IQ ay bisitahin nyo lang sa YouTube mga boss na ang pangalan ay Create with IQ. So ayun, taas na natin. Subukan natin ngayon kung gumagana. Ayan. Patayin natin dito. Bubuhayin natin dito. Papatayin. Bubuhayin natin dito. Papatayin natin. Buhayin. So okay mga boss, yung ating installation. So yung mga nagtatanong mga bossing, baka may unahan ko na kayo. Yung mga magtatanong pa lang, boss, gusto kong magdagdag ng dalawang ilaw o mas mahigit. So, ito yung kanyang diagram mga bossing. Sundan nyo yan. Yung line 1, pumunta sa ilaw natin, papunta sa kabila. So, jajumper lang natin sa kabila o magkakaroon lang tayo dito ng Y-splice. Then, dito naman sa kabila mga bossing, ganun pa rin. Yung return natin, papuntahin lang natin sa kabila. Then, magkakaroon tayo dito ng Y-splice. Then, punta sa kabila. So, tatlong ilaw, ganun pa rin. Y-splice, punta sa kabila. Then, ganun to pa rin sa kabila.
So, yun. So, kung magdadagdag naman kayo ng switch, mga bossing, paano naman? So, kinumpleto ko na lahat dito, mga boss, para maiwasan natin magtanong. So, kung meron pa rin hindi naiintindihan, mga bossing, ay mag-comment lang kayo dyan sa comment section natin para masagot natin sa susunod na video natin, mga bossing. So, line 1, puntayin natin sa ilaw. At yung ating line 2, puntayin natin sa switch. So, sabi ko nga kanina, mga bossing, nasa magkabilang gilid ang 3-way switch. At ang 4-way ay nasa gitna. Lagi. Halimbawa, 5, yung 3 nasa gitna. So, ganun pa rin yung connection, mga bossing. Yung 1, pupuntayin natin sa 1. Yung 3, pupuntayin natin sa 3. Yung 2, pupuntayin natin sa 1. Yung 4, pupuntayin natin sa 3. So, okay lang yan, mga boss. Magkabali-baligtad yung 2, 4, pupuntayin natin sa kabila. Okay lang. Huwag lang, mga bossing, na yung 1 papuntayin natin sa 2 at yung 3 papuntayin natin sa 3. Okay? Sana, mga boss, ay maliwanag na to sa inyo. So, screenshot nyo na lang, mga bossing, kung gusto nyo pagpasensya nyo na yung aking diagram, mga bossing, kasi nga para lang mas lalo nating maintindihan. Yan, simple lang. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mga boss, sa aking YouTube channel, ay huwag ka nang mag-atubili na mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil ito ang susunod nating video, mga boss. Mas high-tech ito. Mas high-tech ito, mga bossing. Hindi na natin kailangan ng ganyang mga switch. Ito lang ay mapupunan niya na yan lahat. Kasi ito, ang problema kasi dito, mga bossing, kailangan pa ng wifi. Yun ang problema naman dito. So, wifi switch o di kaya voice command switch. O pwede rin manual ito, mga bossing. So, tatawagin mo lang na i-off niya yung ilaw. Then, mag-off na yung ilaw natin. Then, i-on natin. Tawagin mo lang i-on. I-on niya yung ilaw natin. So, ito yung mas high-tech, mga bossing. Ngayon, kung gusto nyo namang mag-donate, mga bossing, gusto nyo makatulong sa ating YouTube channel at sa paggagawa natin ng mga kalaman at ideas, ay ilalagay ko na lang dyan sa taas yung ating GCash account, mga bossing. Kahit konting halaga lang, mga bossing, huwag naman sobrang laki. Hindi naman tayo, hindi tayo humingi ng donasyon para lang magpayaman. Humingi tayo ng donasyon, mga boss, para at least magawa natin yung mga project natin. Hindi naman kayamanan yung inyong lingkod, mga boss, para mabili natin agad-agad yung mga kailangan natin gawin na i-share na para sa mga kababayan natin. Para makatulong lang tayo, mga bossing, sa ating mga kababayan na hindi nakapag-aral, gusto rin matuto, lalo na ngayong pandemic. So, kung wala naman, mga bossing, okay lang. Mag-subscribe na lang kayo sa aking YouTube channel, nod-nod kayo doon. At least, madagdagan yung kalaman nyo. Dahil ang aking YouTube channel ay patungkol sa kalaman, mga ideas na pwede nating magamit sa pang-araw-araw nating buhay. O, gusto ko lang i-shoutout, mga bossing, yung aking nanay na tumutulong sa ating paggawa ng mga video at yung aking tatay. O, mahal na mahal ko kayo, nanay-tay. Yung aking asawa na si Chris Angatilod, lagi mong tatandaan, nanay, na kahit lagi tayo nag-aaway, lagi mong tatandaan na hindi ako magpapatalo. So, biro lang, mahal na mahal kita. Shoutout ko na rin dito yung aking mga malulupit na foreman na si Boss Ronnie Olarte at saka si Boss Noli Jose Candelaria na bumibilib ako sa kanila, mga bossing, kahit mataas na yung kanilang pwesto ay andun pa rin yung kanilang pakikisama sa kanilang mga tauhan. So, gusto ko rin shoutout, mga bossing, si Harold Kudal at saka yung asawa niya na si Miss Magda Bragado Kudal, saka si Carlo Abalos, yung mga pinsan ko dyan, si General Win Pilios, Clinton Pilios, yung mga tropa natin dyan, at yung mga katrabaho ko dyan, mga bossing, shoutout sa inyong lahat. So, siguro, mga boss, hanggang dito na lang yung ating video. Yung mga nagko-comment pala dyan sa ating comment section, mga boss, ay shoutout na rin sa inyong lahat. Hindi ko na kayo ma-shoutout lahat, mga boss. Sobrang dami nyo yung mga nag-share sa mga video natin. Salamat sa inyo, mga bossing. Makakatulong yan sa pag-grow ng ating mga social media account na YouTube channel at ang ating Facebook page. So, salamat sa inyo, mga bossing. Hanggang dito na lang yung ating video. Salamat sa inyo.